Narito po ang ilan sa mga practices ng mga Filipinos na hindi dapat gawin when in Brazil. Hello everyone, welcome back to my channel. Kasama po ulit natin si Kuya Jex. Kumusta ka, Kuya Jex? Tranquilo. Tranquilo. At ngayon naman, sa video po na ito, isha-share po namin ni Kuya Jex yung mga customary behaviors and practices ng mga Brazilian na iba sa mga Pinoy. Para ma-familiarize tayo sa norms and culture ng mga Brasilero, para maging aware tayo dun sa mga possible na magkaroon tayo ng culture shock or cultural gap between Filipinos and Brazilian. Ito naman po yung ibang mga customs na normal sa mga Pilipino na hindi pwede natin gawin dito when in Brazil. Number one, to burp. Burp. Or dighay. 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 Dito, ang tawag nila ay ahotar. Ahotar. Kasi sa atin, pwede kang mag-burp anywhere, kahit sa bahay mo, sa labas ng bahay, sa public. Accepted sa atin yung burp. Normal lang? Normal lang yun. Kahit malakas, ha? Dito, kahit mahina, offending sa kanila, or inappropriate, or awkward. Kahit wala sa harapan, kahit nasa gilid ka, pag narinig nila yun, lalo sa restaurant na umakain ka, pag narinig nila yun, ano sa kanila yun, parang uneducated ka, parang hindi ka naturuan. Kaya huwag na huwag kayong mag-burp sa Brazil, kahit saan sa Brazil. So, paano ka mag-burp? Ang may nakikita ko sa kanila, ang mga nakikita ko sa kanila, pag uminom sila ng bako kasi maraming acid yun, acidic ang coke, so madalas prone ka talaga sa burp. Ang ginagawa nila, nilalabas sa ilong. Nilalabas sila sa ilong yung gas. Yung gas. Ginagawa na kinokontrol nila. Dati hindi ko kaya pero ngayon natutunan ko na rin. Parang kasi common na sa paligid ka nila, parang meron ka na rin ano na instinct na hindi pala dapat tumunog to. So sa ilong yung pinapalabas yung acid, yung gas. So para mas maintindihan nila, Kuya. Acid. Yung gas. Yung gas. Yung gas. Para mas maintindihan ng mga viewers kung gaano yung gravity nun, yung gaano ka awkward. Para po kayong nag-fart, para kayong umutot sa, kumbaga sa Philippine ano, setting. Pag umutot ka, di ba parang dapat nakakahiya yun or tatapi ka. Pipigilan mo dapat. Pipigilan mo yung... Parang ganun po yung burp, yung dighay. Dito mas accepted pa, lalo pag nasa bus ka. Hindi naman totally accepted pero mas maintindihan nilang umutot ka kasi mag-burp ka. Yun ang medyo kadiferensyahan sa atin. Kasi sa bus, pag nakasakay ako ng bus, marami nag-uututan eh. Sama! Sorry. Marami kang nalang umutot pero wala nagreklamo. Hindi, walang lumingon, walang... Parang naintindihan nila yung utot kaysa mag-burp ka. Tinanong ko ngayon bakit yung utot okay lang sa inyo. Eh, waste product yun. Yung burp, on the process pa lang, lumabas pa lang. Hindi rin nila ma-explain. Hindi nila ma-explain. Baka dahil ano, bakit hindi namin alam kung bakit po ganun, no? Pero ganun yun. Ganun siya. Reality, ganun. Siguro dahil yung burp na pipigilan mo, yung utot, hindi mo pipigilan. Pero hindi naman natin sinasabi na umutot kayo ng umutot. Basta sa Brazil, huwag kang mag-burp. Okay? Number two. Siyempre, traveler ka, may dala kang toothbrush. So sa atin kasi, sa CR, pwede sa lababo, kung saan ka nagugos ng plato, pwede rin tayo eh. Sa sink. Okay lang sa atin, hindi naman ganun ka-offending. Sa kanila, wag na wag kayong mag-toothbrush sa sink. Kung bakit? Saan, bakit po ganun? Kasi, explanation nila, siyempre doon ka naghihiwa ng karne, doon ka nagugos ng plato, doon ka nag... Basta lahat ng ginagawa mo, pinipre-prepare mo yung pagkain nandun eh. Tapos doon ka mag-toothbrush. Eh, siyempre, naglilinis ka ng ngipin. Tapos dudura ka. Dudura ka, lahat-lahat. Bubuga mo doon. Parang madumi sa kanila. So, ingat po kayo pagka, lalo na nandun kayo sa bahay ng isang Brazilian, hindi naman ninyo sarili na nirent yung apartment or yung bahay. Tapos may kasama po kayong Brasilero. Ingat po kayo doon dahil awkward po sa kanila kapag nagtututbrush tayo sa lababo. Sa sink. Sa lababo. Sa sink.
So saan tayo dapat mag sisipilyo? Saan magtutulog? Toilet. CR. Sa comfort room dapat. Comfort room, okay? Dapat sa CR. Next po natin. So nag-compliment sila to the bang or dapat responsive ka. Alam, sumasagot ka to the bang. O kahit ganun lang, a smile. Okay na sa kanila kasi hindi sila sanay na hindi nagsasalita ang tao sa paligid nila. So hindi pwedeng hindi ka sasagot. Oo, sa atin kasi kahit dalawang oras walang imikan sa bus. Okay lang. Kahit tinginan ganun, okay lang. Hindi ka sasagot, walang response. Okay lang sa atin eh. Sa kanila hindi. Warm sila sa mga kapwa nila tao. Sa estranjero, sa taga rito. Gusto nila, ambo, naghihintay ka sa bus stop. Tapos nagka-eye-to-eye kayo. Sila kasi pag nag-eye-to-eye, kahit hindi magkakilala, uusapan na 'yon. O kung hindi man na mag-usap, to the bank. Ma-warm sila. Walang sa paligid nila na nakaganon lang. So, na hindi nagsasalita, na hindi nagre-response. Nature po ng mga Brazilero na sociable po sila, amiable, friendly. Yeah, exactly. Hospitable. So, parang ano, weird po sa kanila kapag merong tao na hindi nakikipag. Hindi nagre-respond. Tapos, hindi nag-eye contact. Mm. Parang suspicious sa kanila. Anong may problema to? Kasi gusto nila, lahat, walang problema sa paligid nila. Tudo bem, okay. Maganda ka araw mo, ganun. So sila po talagang kahit hindi nila acquaintance, hindi nila kakilala talaga, nagbabatian po kahit nakasalubong nyo lang po sa daan, bong dia, na, buo noite, talaga pong nag-greet sila, nagko-compliment. May communication eh, lagi may communication po. Sila. As long na human being, kung tao ka, babatiin ka po nila. Basta pag nasa Brazil kayo, i-practice nyo na yung lagi kayong may eye contact at nagre-respond kayo sa mga tao at gumaganong kayo. Okay na yun. Safe ka na dun. Okay. Next. Next naman natin ay abrazo. Yakap. Hug or complimentar. Sa atin kasi, pag nagbeso-beso, parang mga social lang. Mga mahihirap lang nakarapat ng beso-beso. Kasi dry skin. Mga mayayaman. Mga mayayaman. Eh, dito kasi, kahit mahirap, politician, kahit anong klaseng tao, anong estado mo, matanda, bata, pag ka magkakilala na, alam ka, mag-anak, sanay sila na pag nagkita, beso-beso, pag parang cheek-to-cheek. So, beijo po yan sa kanila? Beijo sa kanila. Normal po yan? Normal. Normal dito yan. So, bilang turista, wag nating agad-agad na kahit di mo kakilala, beso-beso mo, hindi naman sa kanila ganun. Pag magkakilala lang kayo, matagal na kayo magkakilala, o matagal na kayo nag-usap sa online, internet, at nakita kayo, natural sa kanila na magbeso-beso. Pero pag hindi nila kakilala rin, hindi sila basta-basta nagbeso-beso. Kasi parang awkward din yun. So, ingat din po tayo. Baka naman ang expectation natin ay normal sa kanila. Baka yakapin nyo na at saka halikan nyo na yun. At saka sa lalaki, walang cheek-to-cheek. Ano lang, parang abraso lang. Abraso. Or yakap na maikpit pero walang cheek-to-cheek. Bilang Pilipino, pag napunta kayo ng Brazil, kung alam nyo may beso-beso dito, huwag kayong magbeso-beso sa babae na hindi nyo kakilala. Kasi baka masampal din kayo. Kasi bastos din sa kanila yun. Kasi hindi mo kakilala ang beso-beso. Sa mga kakilala lang yun. So normal yun, sa kakilala lang. Okay. Or sa kaibigan. Huwag tayo magkamali po. Okay. Next, gay issue po. Gay issue. Sa atin kasi, okay lang sa atin pagka biniro mo yung isang bakla na bakla o yung kahit lalaki, sabihin mo, bakla. Or kahit magkakaibigan kayo, dito kasi hindi tanggap sa kanila yung bibiruin mo yung gay na sabihin mo, bakla o gay. Gay rin kasi sa kanila eh. Or biyado. Offending sa kanila yun. Kaya dito, bihirang-bihira ang bading na nakalantad. Nakagay sa atin na kilos pa lang, alam mo na. Dito, bihirang-bihira. Kasi sa kanila, parang sort of discriminated ang mga gay. Kasi, ipo lang na ganun, na parang nangihipo ka na biro lang, ayaw nila na. Parang offending sa kanila. Parang, kung biro na ganyan, ha? Parang ganun. So, yung mga ginagawa po sa atin, sa mga Pinoy, na parang biruan or ginagawa pa natin po siyang tawag, katawagan na ay bakla, o kaya, di ba? Kahit nga hipuin mo siya sa gilid lang, napiro lang na gano'n. Hindi kasi kostumbre nila na lalaki sa lalaki. Pag ginanon mo, parang ano yun, hindi appropriate sa kanila yun. Awkward sa kanila yun.
huwag mong gawin na parang sa Pilipinas, pwede mong hipuin ng lalaki, or pwede mong biruin na bakla, or gay. Sa kanila, hindi pwede. Hindi pwede gawing biro or joke yung gay issue. Hindi. Kasi... related sa ganung topic pa. Sensitive sila pagdating sa gay. Kahit, pero yung kamustahan, okay lang yun, kamay. Pero yung dito sa gilid, sa baywang, parang bibiruin mo hawakan, ang tingin sa'yo, gay. Kung nagbibiro ka ng ang tingin sa'yo, gay. Or kung hindi man, huwag mo mong biruin ng ganyan. At siyempre, makikilala ka na hindi ka taga rito kasi sila hindi nila ginagawa. So, ingat po tayo doon dahil offending po yun. Kahit gay pa talaga yung tinutukoy mo or lalaki na straight, ano po yun? Offending yan. Kung sa gay, offending, lalo na sa hindi gay. So, talagang lalaki, lalong offending yun. Okay po. Okay, next. Utensils. Utensils, okay. Dito naman, sa atin kasi, pag nasa restaurant, expected mo na may tinidor, may kutsara, walang kutsilyo. Ihingi ka. Dito, sa restaurant, huwag kayong magtaka kung walang kutsara. Kasi dito, ang gamit nila, tinidor at kutsilyo. So, sa Brazilian, Portuguese. Garfo and faka. Fakinha. Pag humingi ka, pwede naman. Pero hindi lahat na restaurant meron. Lalo pag mga public masyado. Pero sa mga magagandang restaurant, meron sila. Ibibigyan ka. So pwede namang humingi. Ang kutsa... hiram lang, hiram. pwede humiram. Okay. Collier po yan sa Portuguese. Spoon. Collier. So sa Brazil, ang settings ng kanilang dining table is fork and knife. Anong impresyon nila, kuya, kapag nanghingi ka ng kutsara? Anong... minsan, palagay nila. Pagka hindi pa talaga nakakaintindi, hindi sanay sa turista, ang palagay nila, para kang may sakit. Parang ganun ang tingin nila. May sakit, or di kaya mayroon kang baby na kasama. Kasi dito, usually bata ang gumagamit ng kutsara. Kasi dito, kaya knife, kasi sanay sila sa karne. Steak. So, kain, tapos, ang pinanganungan nila sa kanin, tinidor eh. Diba? Tinidor ang pinang... kung sa kutsara sa atin, sa kanila, tinidor. So, tataka ka naman, di nahuhulog yung kanin. Ano? Sanay na sila. Sanay sila sa ano, fork and knife lang talaga. Hindi fork and beans. Hindi. Kahit feijong, no? Feijong, yung munggo. May sabaw yun, di ba? Pero pork din ang gamit. Pork din, oo. Okay. Okay. Next. Sa restaurant, pag gutom ka na kasi, di maiwasan. Sa atin kasi, pag nagkamay ka, maintindihan ka ng mga waiter, mga tao. Pero dito, hindi pwedeng magkamay. Lagi may tinidor at kutsilyo. Kasi yun ang kostumbre nila. Pag nagkamay ka, ang tingin sa'yo, Indios or indigenous or mga taong bundok. Yung mga native po, yung mga povo indigeno na mga nakatara sa ano, mga liblib, yung mga... uncivilized, parang gano'n. Iwasan natin, pag nasa Brazil tayo, kung tayo magkamay tuwing kakain. Lalo sa public places. Not unless tayo-tayo yun or mga Filipino kaibigan natin na in-introduce talaga natin, sinasadya natin na ipakilala yung kulturang Pilipino. Pero sa isang setting na hindi naiintindihan ng lahat, para alam po natin yung impression nila kapag ganito po yung ginagawa natin. Paano pag kumakain po sila, kuya, ng hipon? May fork pa rin. Ang mga ba, isda. Kasi isda, sa atin, buo sa atin eh. Kaya karamihan sa kanila, fillet na. Isda, naka-fillet na. Ayaw nila matinik na isda. Kasi ayaw nila maraming trabaho. Gusto nila, kain nila ang diretso. Kaya pala pati yung isda nila pag sinerve, walang ulo. Oo, walang ulo. No. Tinatapon nila yon. Mga mangisda nga dito, pagka nakakuha ng mga matitinik, katamban, kung ano nung klaseng matitinik, binabalik nila sa dagat or pinapakain sa pusa o sa ibon. Gusto nila fillet lang. Hipon, balat na. Tapos, isda, ma-filet din, manok, filet, karamihan sa kanya, filet. Okay. Ang next naman ay coffee. Kape. Meron namang kape sa atin, meron din dito. Pero, sa atin kasi, sanay tayong mag-coffee sa umaga lang. Mas madalas ko yung coffee sa mga Pinoy during breakfast. During breakfast. Dito kasi, walang piling oras. Breakfast, pagising, bago matulog, tanghali, gabi. At ang katunayan, sa mga gasoline station, sa mga offices, libre ang kape.
Kahit sa mga bangko. Oo, kahit nga sa restaurant mismo, pagpasok mo, meron ng kape libre. Libre. Parang courtesy nila na meron ng kape. Ang sasarap din kasi, ano sila eh. Coffee lover po ang mga coffee lover Brazilian. At saka bukod doon, isa sila sa ang bansang Brazil ang nagpo-produce ng coffee sa buong mundo. Kasi malawak ang lupa nila. So, napaka mura ng kape dito. At masarap pa. Masarap. Masarap po yung kape nila. Ang katunayan, ang tawag nila sa breakfast, kuya, Cafe da manhã. Pero hindi po pang umaga lang ang kape nila. Lahat, tanghali, hapon, gabi. Ginawa lang nila siguro yung dahil, anong resort? Eh, Google nila. Google lang. Next, tungkol sa mga bata. Tungkol sa mga bata naman. Kasi sa atin, pagka 1 year old, 2 years old, 3 years old, na nasa park, hindi mo pwedeng bitawan yun eh, na ganun-ganun lang. Sa kanila, hinahayaan nila yun. Pag dadapa, hindi nila bubuhatin. Hayaan nilang pusang babangon yung bata. Natwiran nila kasi kaya naman yung bumangon eh. Kasi pagka binibaby mo na parang ano, parang hindi siya. Kasi sinasanay nila ang bata magiging independent. So tumayo sa sarili niyang paa. Kasi, so pag may nadapa, huwag mong itatayo yung bata. Gusto mong tulungan. Magtataka sa'yo yung tao kasi hindi nila kostumbre yung nila. Ibabangon mo yung pag nadapa ang bata, itatayo mo yung bata. So wag din tayong ma-culture shock kapag ka nakita niyo po na merong mag-ama or mag-ina nadapa yung bata. Hindi po rude yung parents niya, kundi ganun lang po talaga yung custom nila. Masama ang presyo natin sa kanila. No? Normal lang po sa kanila yun. Pinapabayaan yung anak nila. Hindi, ganun po sa kanila. Ayaw nila na magiging dependent yung bata sa mga magulang. Yung pagsusot naman po ng medyas or socks. So, at least, hindi kayo pagtatawanan. Kasi dito sa Brazil, hindi sanay yung mga tao makita nila na naka-short ka, tapos nakadamit syempre, tapos naka-medyas. Sa atin kasi, naka-medyas, naka-crocs, or naka-sandals, tapos naka-medyas, medyo forma pa sa atin. Pero sa kanila, hindi forma yon. Parang, minsan, ang tingin sa'yo, parang kang galing sa ospital na may sakit. O kahit nasa bahay ka na may sakit. Yun ang tingin sila na naka-medyas ka. Na naka-chinelas ha. Pero naka-medyas na naka-sapatos, okay lang. Pero pag naka-medyas, kagaya sa atin, okay lang na lumabas ka na naka-medyas, chinelas. Okay lang. Pero dito, hindi sa kanila normal yun. So, medyas and chinelas, no po yan sa kanila. No. Okay. Next. Another practice po na na-observe ko. Kapag ka meron pong mga nagde-date na kumakain sa restaurant, madalas ko pong nakikita sa kanila yung nagbabayad sila kanya-kanya. Kanya-kanya. Sa atin kasi, madalas lalaki ang nagbabayad. Kasi parang gentleman ang dating. Dito, kanya-kanya talaga ang bayad. Pero normal yun? Normal yun. Normal sa kanila. Pero meron ding lalaki na nagbabayad, pero rare. Napaka-rare na ang lalaki nagbabayad sa pagkain. Kasi hindi dahil sa kaya kanya-kanyang bayad, dahil madadagdagan ako ng ibabayad eh. Kundi kostumbre nila yon mula pagkabata na may pera ka naman, may pera din ako. Hindi, ikaw magbayad sa'yo, ako magbayad sa akin. Matrabaho ako. Sa atin kasi, kung mo lalaki ng babae kasi pinapakita niya na mahal niya yung babae. So, at saka kostumbre rin sa atin na parang gentleman ako na ako na bahala kasi ako lalaki. Parang ganun, parang... Kaya usually kapag ang mga Pilipino nag-date, di ba? Talagang pag kumain sila sa labas, lalaki ang magbabayad. Sa Pilipino. At nakakaya pag kanya-kanya. Nakakaya sa part ng lalaki. Ikaw nagbayad sa'yo? Ba't hindi siya nagbayad? Lalaki siya. Parang ganun. Mm-hmm. Dito hindi issue yun. Dito, mahal kita, pero magbayad ka. So, huwag po kayong ma-shock kapag nakakita kayo sa pag nagbabayad na, oras na ng bayaran. Maglalabas pareho ng... Baka magagal. Normal po sa kanila yan. Next naman natin ay... Paggamit po ng tissue or toilet paper. Okay. So, dito sa mga public comfort rooms, restaurants, huwag tayong mag-expect na meron silang gripo at tabo. Para pagka nagdumi kayo, pwedeng tubig kasi sanay ang mga Pilipino na mas malinis yung tubig. Sa kanila, at sabon. Sabon. Sa kanila, talagang tissue lang. Para sa kanila, tissue lang. Okay na yun. Masugatan ka man, dumuguman yan, tissue lang yan. Sa kanila, tissue lang talaga. Pero sa mga hotel na mga magaganda,
mga restaurant na mga ganda, meron silang bidet. Pero normally sa kanila talaga, sanay sila sa tissue lang. So lalo na mga ordinaryong residential na mga bahay ganun, wala pong bidet. Walang bidet, talagang tissue lang sila. So ingat tayo, kung gusto mong malinis ka, magdala ka na lang ng wipes. Para ma-wipe mo yung dapat i-wipe. Okay. Okay, magbaon ka ng tabo. Sana malde. Maliit na tabo lang yun. So, we hope may natutunan po kayo about Brazilian culture at makatulong sana ito sa pagpunta nyo sa Brazil. At alam nyo kung ano yung mga expectation, do's and don'ts when in Brazil. Oh. Salamat kayo, Zex. Paalam ka muna. Okay, nagpapaalam na po kami. Diyan lang kayo. Babalik pa kami sa ilan pang videos ni Teacher Pong. Until next time. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Parang restaurant to, more on restaurant to, ano? Puro restaurant pala to. Puro no? Restaurant, related. Kasi bata na pa, pwedeng kumakain yung ano, naglalaro yung ano, ayaan lang yun eh, habang kumakain eh. Toothbrush, pero kung related nga, gay issue pwede rin, kasi pwede habang kumakain ka, gay. Kasi may pasok lang eh.